State of the Nation. Nagngangalit ang apoy sa bintana ng hilera ng paupahang bahay na yan sa Ermita, Maynila. Ayon sa BFP, umabot ang sunog sa ikalawang alarma at naapula matapos ang halos isang oras. 20 pamilya ang nasunugan. Naalam pa ang pinagmula ng apoy. Ingat po sa mga murang produkto online gaya ng pagkain, baka peke yan at masama pa sa kalusugan. Gaya ng milyon-milyong pisong halaga ng mga pinekeng gatas para sa mga senior citizen at diabetic na nakumpiska sa isang bodega sa Rizal. May report si John Consulta. Exclusive. Tumambad ang mga kahong ito nang salakayan ng NBI ang isang warehouse sa Quintana, Rizal. Ang mga kahon, naglalaman ng pekeng gatas para sa mga senior citizen at diabetic. Ayon sa NBI, ibinibenta ang mga pekeng gatas online sa mas murang halaga. Ang ilan sa mga naharang na gatas, i-deliver na dapat. Kulang-kulang 4,000 na lata ang nakumpiska natin sa kanila na nagkakahalagang mayigit kumulang 5 million. Mismo ang manufacturer ng gatas ang nagsumbong sa NBI tungkol sa pamimeke ng kanilang produkto. Hiniling ng kumpanya na huwag na silang pangalanan. Pero paano nga ba malalaman kung lihiti mo ang gatas na mabibili online? Yung original, yung label niya, nakaprint mismo dun sa lata. Itong peke, sticker to na dinikit lang sa lata. Paalala na nagre-reklamong kumpanya sa publiko, may mga impormasyon sa produkto na makakatulong para malaman kung lihiti mo ang produktong nabili nila gaya ng factory details at batch number. Hindi natin sigurado kung anong content o ingredient ito. Hindi rin ito dumaan sa FDA, kaya napaka-delikado. Paalala naman ng Food and Drug Administration, bumili ng mga produkto mula sa mga mapagkakatiwalaang retailer. Basahin din ang label at hindi ito dapat tampered gaya ng pagputol ng mga detalye sa label, pagpatong sa expiration date o pagbura sa ilang impormasyon ukol sa produkto. Tingnan din ang packaging ng produkto. Wala dapat kalawang o nakaumbok o kaya'y punit at mga butas. Sasampa ng reklamang paglibag sa trademark infringement at unfair competition ang kumpanyang sinalakay na wala pa rin pahayag. Hihilingin din daw ng NBI sa korte na maglabas ng kautusan para sirain ang mga peking gatas para hindi na maibenta pa sa merkado. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bigong maaresto ng mga pulisya sa ikalawang tangka ang aktor na si Ken Chan at pitong iba pa. May arrest warrant para sa kasong syndicated estafa ang aktor kaugnay umano sa isang naluging negosyo. May report si Marisol Abdurrahman. Sa video na ibinigay sa media ng abogado ng complainant, nagpunta ang mga pulis kanina sa bahay na ito sa Quezon City para ihain ang warrant of arrest laban sa aktor na si Ken Chan. Kaugnay ito sa kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at pitong iba pa sa Regional Trial Court ng QC. Hindi pinangalanan ni Attorney Noel Joseph Strada ang kanyang kliyenteng nagsampa ng reklamo laban sa aktor. Pero ang sabi niya, nagbigay daw ito ng kulang-kulang na 14 million pesos bilang investment sa kanilang negosyo. Ayon kay Attorney Estrada, si Ken Chan daw mismo ang nungumbinsi sa biktima para mag-invest. 10% na monthly interest daw ang ipinangako ni Chan. Siya mismo yung actively na nag-solicit. Humingi ng pera dun sa complainant, sa aming kliyente, at sabi ay invest sa restaurant business at nangangako na ito ay magbibigay ng malaking interest, monthly interest na kita. Nagsara na, nagtago na at nawala na yung negosyo, kaya ho, nagkaroon ng kaso. Bigo ang mga pulis na mai-serve ang arrest warrant. May tumanggap ng warrant? Wala eh, walang tao dito sa bahay ni Mr. Ken Chan. Ito na raw ang pangalawang beses na paghahain sana ng warrant of arrest kay Chan. Pero wala pa rin tao sa kanilang bahay nung una itong dalhin noong September 23. Non-bailable ang kasong syndicated staffa na may kaparusahang life imprisonment. Patuloy namin sinisikap na makuha ang panig ni Chan. Simula nitong Hunyo ay nagpahinga muna si Chan sa kanyang mga showbiz commitment. Huli siyang napanood sa abot kamay na pangarap bilang si Doc Lindon. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Talamak pa rin ang mga text scam. Ang iba, animo'y galing sa totoong e-wallet. Tingin ng mga eksperto, ginagamitin nito ng aparatong ginagaya ang totoong sales site na ginamit din daw sa text blast noong nakaraang eleksyon. May report si Rafi Tima.
Kung nakatanggap ka ng mensahe mula sa lehitimong message thread ng kilalang e-wallet platforms na nagsasabing nanalo ka sa raffle at may link na dapat i-click para mag-claim ang premyo, hindi ka nag-iisa. Dumami raw ang nakatatanggap nito at marami rin nagkakamali na i-click ang link ayon sa DICT. Pinapasukan yung thread ng totoong e-wallet provider o totoong online account. Napaka-convincing yung narrative ng mga text sinasabi na either a reward or a threat. Para makapasok sa lehitimong message thread, posibleng gumagamit daw ang mga scammer ng tinatawag na IMSI Catcher o International Mobile Subscriber Identity Catcher, isang makina na pwedeng ilagay sa sasakyan at magpanggap na lehitimong mobile cell site. Akala ng cellphone nyo, kumakabit kayo sa totoong cell tower, yung pala doon sa fake na IMSI Catcher. So makukuha ngayon ang IMSI Catcher number mo. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, nagbabala na rin laban sa modus. Isa lang daw ang paraan para hindi maloko. Huwag i-click ang link sa mensahe. Ganito rin ang mensahe ng Maya na tinawag ang modus na text hijacking scam. Hindi raw sila nagpapadala ng mensahe na may link para kayo ay mag-login o para humingi ng verification. Hinihingan pa namin ng pahayag ang GCash tungkol dito. Huwag pong i-click yung link dahil dyan po ang paraan upang ma-redirect kayo sa peking site nila. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Puno na ang emergency rooms ng ilang ospital sa Quezon City. Ang ER ng East Avenue Medical Center na para sana sa 150 pasyente, may 154 na pasyente ngayon. May nakahiga sa hallway, may naka-wheelchair din habang naghihintay ng kwarto. Puno rin ang intensive care unit. Halos ganito rin ang sitwasyon sa isang pribadong ospital sa lungsod. Karaniwan daw na dahilan ng confinement ang stroke, pneumonia, leptospirosis at dengue. Paliwanag ng Private Hospitals Association of the Philippines, may kinalaman ng pabago-bagong panahon pati ang nagdaang bagyong Christine sa dami ng nagkakasakit. Matapos mag-landfall ng 2 beses, winasak ng bagyong Marce ang ilang bahay at istruktura sa Cagayan. Kinagupit din ng bagyo ang ilang karating probinsya. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hindi pa man tuluyang itatali. Pinangainan ng malakas na hangin ang bubong na yan sa Sanchez Mira, Cagayan, kung saan nag-second landfall ang bagyong Marce. Nasira ang welcome arch ng bayan. Ang simbahang ito, tuklap din ng bubong. Sa Santa Ana, kung saan unang tumama sa lupa ang bagyo, nawasak ang kisame ng gusali ng MDRRMO at labi ng munisipyo. Bagong-bago pa lang itong building natin, hindi natin akalain sa sobrang lakas ng bagyo. Tila nilindol naman ang tindahang ito. Magdamag na umulan. Pahirapan na yung magdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil na rin sa mga humambalang na poste ng kuryente at maging mga natumbao na buwal na mga punong kahoy. Nang lumiwanag, mas banaag ang lawak ng pinsala. Bagsak ang kisame ng Santa Ana Commercial Center. Tumba ang dingding ng mga stall. May yero pang sumabit sa kawad ng kuryente. Nasira rin ang ilang paaralan at may barko pang sumadsad. Sa Santa Teresita, nalubog ang ektaytaryang sakahan. Malawakan din ang pagbaha sa bayan ng Bugey. Malaking bahagi rin ng alakapan ng lubog sa tubig. Maraming bahay naman ang nasira sa Balesteros. Pati sa Gonzaga, pati barangay gymnasium sa Pamplona na puruhan. Sa Abulog, pinatumba ng bagyo mga puno. Sa Peña Blanca, isang lalaking trapped sa Ilugan Asagip. Dahil sa bagyo, nawalan ng kuryente sa 13 bayan at lungsod sa Cagayan. Patuloy ang power restoration. Apektado rin ang linya ng komunikasyon. Umabot naman sa 13,000 pamilyang inilikas. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Marce sa Sarat, Ilocos Norte. At Lawag City. May kotse pang sumalpok sa poste ng ilaw dahil sa lakas ng hangin. Di rin pinatawad ng bagyo ang barikada ng St. William Cathedral. Sa Pagudpod, inaayos na ang mga nagtumbahang poste ng kuryente. Sa Kalanasan, Apayaw, natabunan ng lupa ang isang bahay at motorsiklo. Wala namang nasaktan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce, asahan pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na pag-ulan bukas sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Maymaropa at Bicol, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan at Camarines Sur. Gayun din sa ilang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soccsergen. Sa Linggo, may chance ng umulan sa eastern portion ng Luzon, Maymaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may chance ng thunderstorms, lalo sa hapon. Isang bagong low pressure area ang nagmamadyang pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Mataas ang tsyansa nitong maging bagyo at tatawagin niyang Bagyong Nika. Mga Pilipinong iligad na naninirahan o TNT sa Amerika, pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas na kusa ng umuwi. Lalo't pangako ni President-elect Donald Trump na ipade-deport niya ang mga illegal immigrant. Executive order na agarang nagbabawal sa Pogo at Internet Gaming License o IGL sa bansa, inilabas na. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Asahan sa mga bagong mapa ng Pilipinas sa hinaharap ang mga ruta at saklaw ng ating teritoryo sa ilalim ng dalawang bagong pirmang batas ni Pangulong Marcos. Nakapaloob sa Maritime Zones Law ang teritoryo ng Pilipinas, alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Kabilang ang parte ng dagat na sakop ng bansa at ang ating exclusive economic zone. Formal din itong isinasabatas ang paggamit sa pangalang West Philippine Sea. Ang Archipelagic Sea Lanes Law naman, opisyal na inilatag ang tatlong lanes ng Pilipinas kung saan lang maaring dumaan ang lahat ng barko at eroplano ng ibang bansa. Kinokondina ng China ang dalawang batas na pinagtitibay raw ang anilay illegal na arbitral award sa South China Sea. Ipinatawag nila ang ating ambassador sa China para iprotesta ito. Wala ka bang dalang drone? No problem yan sa small but terrible na bata sa Boracay na ang talento sa paghawak ng kamera pang malakasang drone shot ang atake. Usuan na yan sa report ni Joseph Morong. Sunset view with the fam. Talagang nasulit ni Isabella ang day 2 ng kanyang bakasyon sa Boracay. Souvenir at spinous din ang drone shot nila courtesy of the drone himself, Michael. Mala-stabilizer ang moves, may paikot effect pa. Paganyan ka ba? Wow, galing ah! Kaya naman achieve ang pinapangarap mong drone shots. Heart sign daw. Kung portrait ang nais, kaya rin yan ni Michael. Si Michael ng araw mismo nag-offer ng kanyang photography skills kina Isabel, may tip man o wala. Grade 6 pa lamang, todo diskarte na sa buhay si Michael. Ang kaunting kita sa pagkuha ng litrato, nagagamit pandagdag baon sa eskwelahan. Kaya si Michael, winner sa puso ng netizens pagdating sa sipag at talento. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.